Ayan, ayan. Ali, dito tayo, ikaw. Tayo, ikaw. Ayan, oh, si Pupoy namin, oh. Shout out. Hello, mga tita. Mga tita, Pupoy namin, oh. Hello. Good morning. Ayan, si Pupoy. Ayan, si Pupoy namin. Ayan. Good morning po sa inyong lahat, mga tita. Mga tita, good morning. Ako po si Pupoy, ang love-love ni Mama. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, kasama ko si Mama nagbantay dito. Hello sa inyong lahat. Ayan. Ayan, guys. Good morning. Kumusta kayo? Nandito ako sa store. Si Popoy, oh. Di kita. Popoy ko. Popoy ko at si Kuya Dave andoon. Doon siya sa gilid. Ayan, kumusta kayo? Kumusta ang umaga natin? Ramdam nyo ba ang tumal ngayon, sa panahon ngayon, guys? Ramdam nyo ba yung tumal? Ayan, tanongin natin si Kuya Dave kung ramdam ba ang tumal, Kuya. Kumusta ang tindahan natin? Kasi ikaw palagi nagbabantay. Matumal ba? Tumal? Matumal. Bakit mo nasabi? Kasi na matumal. Sa umaga, wala masyadong bumibili. At tapos, masyadong tahimik ang paligid. Lalo na pagtanghali. Hindi ka tulad dati. Nasunod-sunod yung customer mo. Ngayon, medyo madalang na lang yung mga tao. Medyo? Medyo mahina ang sales natin araw-araw. Ayan si Kuya. Nakaraan pa man. Hindi nulitin mo. Baka hindi nila na ano. Pag morning, wala. Baka puputok na naman. Ulitin mo, pag morning, wala masyadong tao na bumibili. Pag morning, wala masyadong tao bumibili. Madalang yung tao bumibili kasi wala nang pasok. Wala nang pasok. Wala, ang opisina nila is 8 o'clock pa. Okay. At ang iba naman ay makapagluto naman sa bahay kagad. Yung usual na binibili nila, itlog, noodles. Ang itlog, meron pa rin, pero hindi katulad dati na halos araw-araw, sunod-sunod, bumili ng itlog, bumili ng noodles, bumili ng sardinas. Ngayon, wala na. Wala na. Minsan-minsan na lang. Siguro, may handa na silang mga para para lutuin na lang, di na lang sila itlog at dilata na lang, di ba, no, Kuya? Dilata na lang, o baka may niluto pa kagabi. O, yun na lang yung ulam nila umaga. Tsaka, itoklak pa naman ang pasok nila eh. Wala namang pasokan sa paralan. Tapos, sa tanghali, mas lalong walang tanghali. Tao. Grabe, walang tao talaga. Walang tao. Mga sasakyan lang dumadaan. Katulad ngayon, mag-12 na. So, unti-unti nang wala nang tao na naglalakad. Mainit pa naman ang panahon. At saka, masyado mainit ngayon dito. Nakaraan, medyo makulimlim dahil umuulan buong araw din. Pero ganun pa rin. Ang sitwasyon ay medyo matumal pa rin talaga. Matumal. Mula na kumusta ang puta? Pumasok ng 2022. 2022, pumasok. Na 2 years na pandemic. Magti-3 years na rin. Pumasok ng 2022. Pag matapos ito, magti-3 years ng pandemic. 2 years, more than 2 years na pandemic, humihina na yung binta. Humihina na yung benta. Pero may mga item pa rin na may mga item mabenta. Ay, kapoy na akong kamot. Sa hapon, kapoy na akong kamot. Ano lang, sa hapon, meron naman. Doon pa sa hapon, bumibili sila bigas. Bigas, mga ano doon, mga Ricados. Yung gamit pang luto, yun lang, di ba? Oh, yun lang. Yun lang yung mga ano. Ano yung binibili? Mga bata, may mga binibiling mga ice cream, at saka nag-move naman yung item, pero hindi nga katulad dati. Okay, ayan guys, narinig natin si Kuya Dave kasi siya yung kadalasan na nasa tindahan. So may mga item pa naman na medyo ano siya, yung umuusad talaga. Katulad na lang ng mga sabon ko. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, alam ko kung ano yung mga item na saleable pa rin sa panahon ngayon. Yung mga basic needs talaga na ginagamit ng mga customer natin. Katulad itong mga sabon. Ayan. Pag ganito nakikita ako na ano, marami na siyang, hindi na siya punong-puno talaga. So, ibig sabihin, nababawasan talaga. Ayan. Mga bakante na, mga item na mabenta sa tindahan sa panahon ngayon. And then, itong mga ano, powder pa rin. Tapos, yung mga Zondrox.
halos dito sa harapan, ito yung mga item guys na umuusad, umuusad talaga siya. Pero yung doon sa dulo, sa likuran ni Kuya Dave, nandun kasi yung mga alak, yun yung parang hindi masyadong gumagalaw. Yung mga alak, school supplies, hindi pa masyadong gumagalaw ang school supplies. So, ang nandun lang ay yung mga gamot sa likuran ni Kuya Dave. So, yun yung mabenta ngayon, mga gamot. Ayan, yun nga yung sabi ni Kuya Dave na dati ay nakakakuta kami, kayo ngayon hindi na makaabot talaga. Pero sige na lang, at least kahit papaano, yeah. Sabi nga ni Kuya Dave, may benta pa rin. May benta pa rin kahit papaano, hindi talaga as ina, zero tayo. So ang gagawin ko ngayon ay mag-refill naman ako ng mga sabon. Kasi ito yung ano talaga, hindi talaga siya masero sa isang araw. And then itong mga nandito na mga kapi, ayan mga kapi guys. Ayan, ito yung mabenta din sa ano, sa tindahan natin. Kasi nga itong mga nakagupit-gupit dito ay pag napansin ko na mabenta talaga. Kasi itong mga nakagupit-gupit ko dito ay pagising ko sa umaga, ayan, marami nang kulang, wala nang mga kape, mga Milo and gatas, kailangan na naman ako maggupit. So yun, yung mga basic needs talaga, yung pinaka-umuusad lang. Tapos yung mga chichirya namin, ayan, kasi yun yung madaling mabili ng mga kabataan pag mag-movie siguro sila or nasa bahay lang. Yan yung mabilis umusad. Pero itong mga ibang item sa tindahan guys, parang natutulog. Pero sige na lang din, kahit papano ay yun nga yung sabi namin na isa-isang araw talaga masero, may benta pa rin tayo. So sa mga biscuits dati, against the light, itong mga biscuits natin ay, di ba, napaka mabenta dahil nga may pasukan, yung iba ay bumibili para pang baon nila. Pero ngayon, nandito na sila sa bahay, bumibili pa rin pero hindi na gaano ka mabenta kadalas tulad ng dati. Pero sige na lang din. Sige na lang din. Ano pa rin. Bawi na lang tayo sa susunod na mga araw siguro. Ayan. Huwag lang mawala ng pag-asa, patuloy pa rin. Tapos, ano, discarding na lang. Mag-isip na lang tayo kung ano yung mga item na mabenta sa panahon ngayon siguro, no? Yun na lang yung ano natin, idagdag sa ating tindahan. So, katulad na lang ng mga face mask, ayan, di ba, mabenta yan. So, mga gamot, ayan, mabenta yung mga gamot. Kahit na limited lang yung ibang mga gamot dito sa amin, lalo-lalo na sa Mercury, limited lang. Pero pag makalabas si Kuya Dave, ipapaikot ko sa kanya yung Mercury, halos lahat ng Mercury daanan niya para makabili lang ng mga gamot. Para maibenta din natin sa mga customer natin. Di ba, pangdagdag na yan. Okay, so ano pa ba ang update ni Ate Rose ngayon? Aalis pala si Kuya Dave sana mamaya para bumili na naman ng itlog kahit papano. Kaya lang, naghintay lang kami ng text kung mag-reply ba yung itlog, saka siya aalis. Yan, nandun pa si Kuya Dave guys. Oh. Ayan, nag-ano ng ice cream namin. Yung ice cream, yung mga ano lang yung mabenta, yung mga mumurahin lang na mga ice cream, yung cornetto, yan lang. Pero yung mga malalaki, hindi masyado. So yan, comment down below kayo kung affected ba kayo sa tumal sa panahon ngayon. Yung mga alak talaga, grabe. May buwibili man ng mga alak, pero hindi katulad noon talaga, di ba? Alam naman natin ang panahon ngayon, mas priority ang pagkain kaysa mga alak-alak. Okay guys, so parang mahaba-haba na yung ating usapan. Siguro ito lang muna yung update ko. Sa ngayon, hindi pa ako nakapag-grocery na naman ulit. So, see you na lang sa susunod. Thanks for watching, guys. Bye! Kami ay may kasabihan na kapag maitinanim, may aanihin. See you next vlogs po.